Kaso si Woj nga ng ESPN ay naglabas ng balita. Ito daw si LaMelo Ball ay posibleng out for the rest of the season dahil nga daw sa kanyang fracture sa kanyang right wrist. Sabi niya yan sa kanyang tweet. Pero hindi pa nga yan sure, expected pa lang yan dahil sabi ni Woj na si LaMelo Ball daw at itong Charlotte Hornets ay tumitingin pa ng second opinion about sa diagnosis neto ni LaMelo Ball tungkol sa kanyang fractured right wrist. So na-sustain nga ito ni LaMelo Ball nung again sa Clippers kahapon. Panorin nyo yung play na kung saan talaga nakuha ni LaMelo Ball itong injury na ito. So sabi nga yung injury daw neto ni LaMelo Ball ay nasa area of the thumb sa kanyang shooting hand. Tapos sabi nga rin, itong si LaMelo Ball ay hindi pa officially ruled out for the rest of the season hanggang hindi sila nakakapag-meeting kay Dr. Mitchell Carson na kung saan siya ay nagtatrabaho sa ospital kung saan special surgery sa New York. So titingnan pa nga nila kung tama ba ang diagnosis kay LaMelo Ball na fractured ang kanyang wrist dahil nga nakabalik pa nga siya sa game matapos ang kanyang injury at nakashoot pa nga siya ng isang 3-pointer. So mukhang nagdadalawang isip ng Hornets tungkol dito sa injury ni LaMelo Ball. At sinerch ko din, gaano ba katagal bago gumaling itong fractured wrist? Sabi sa internet, it might take 8 weeks or longer for your wrist to heal. So minimum, 2 months na mawawala itong si LaMelo Ball. At kapag mas malala nga daw ang fracture sa iyong wrist ay maaaring umabot pa ito ng 6 months. Eh kakaunti na nga lang naman ang natitira dito sa NBA season or sa regular season natin. Halos under 30 games na nga lang. So most likely na ito si LaMelo Ball ay hindi na nga makapaglaro for the rest of the season. So ang kanyang rookie of the year candidacy ay medyo hindi pa sigurado dahil magaganda ang nilalaro ng mga kalaban niyang rookie. Itong si Anthony Edwards especially at ang isa pang big man sa Golden State Warriors na si James Wiseman. Ito rin sa LaMelo Ball, ang kanyang average ngayong season ay 15.9 points per game, 5.9 rebounds, 6.1 assists at 2 threes kada game. Alam nyo ba kung sino ang other rookie sa NBA history na nagganyang average? Sila lang dalawa ni Luka Doncic sa buong NBA history. Grabe, di ba? Buong NBA history, silang dalawa lang ang nakapag-average ng ganyan. So makikita mo talaga na parang lock-in na nga ito si LaMelo Ball pagdating sa Rookie of the Year Award. Kaso, na-injury nga siya at mukhang nadedelikado pa yon. So halos 25 plus games ang kanyang hindi malalaro kumpara sa kalaban niyang mga rookie, di ba? So get well soon para dito kay LaMelo Ball. Sana nga hindi ganun kalala ang kanyang injury at makabalik din siya agad. Dahil nga every game itong si LaMelo ay pagaling ng pagaling sa NBA. At ngayon nabigyan pa nga siya ng hadlang sa kanyang injury. So comeback stronger nga dito para kay LaMelo Ball at speedy recovery para sa kanya. So yun nga lamang guys para sa video natin ngayong araw or update dito kay LaMelo Ball at sa kanyang injury. If you guys like the video, make sure to like the video and if not subscribe, syempre subscribe ka na dahil everyday muna tayo mga NBA updates. See you guys next video. Bye.